Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 29. Siya na madalas na sinasaway ay nagpapatigas ng kanyang leeg, ay biglang mawawasak at walang kagamutan. Pagka ang matuwid ay nasa kapamahalaan, ang bayan ay nagagalak, ngunit pagka ang masama ay namumuno, ang bayan ay nagluluksa. Ang umiibig sa karunungan ay nagpapagalak sa kanyang ama, ngunit siyang nakikisama sa mga pokpok ay gumugugol ng kanyang pag-aari. Ang hari sa pamamagitan ng kahatulan ay nagtatatag ng lupain, ngunit siyang tumatanggap ng mga kaloob ay bumabagsak dito. Ang tao na nambobola sa kanyang kapwa ay naglalatag ng lambat sa kanyang mga paa. Sa pagsalangsang ng masamang tao ay may patibong, ngunit ang matuwid ay umaawit at nagagalak. Isinasaalang-alang ng matuwid ang dahilan ng dukha, ngunit hindi ito pinapansin ng masama. Ang mga manglilibak ay nagdadala sa isang bayan sa isang patibong, ngunit ang mga pantas ay nag-aalis ng puot. Kung ang pantas ay makipagtalo sa isang mangmang, nagagalit man siya o tumatawa, walang kapahingahan. Ang uhaw sa dugo ay napupuot sa matuwid, ngunit hinahanap ng matuwid ang kanyang kaluluwa. Binibigkas ng mangmang ang lahat ng kanyang pag-iisip, ngunit iniingatan ito ng pantas hanggang pagkatapos. Kung ang isang pinuno ay nakikinig sa kasinungalingan, lahat ng kanyang mga lingkod ay masama. Ang dukha at ang magdaraya na tao ay nagsasalubong, nililiwanag ng Panginoon ang kanilang mga mata. Ang hari na tapat na humahatol sa dukha, ang kanyang luklukan ay matatatag magpakailanman. Ang pamalo at saway ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang bata na pinabayaan sa kanyang sarili ay nagpapahiya sa kanyang ina. Pagka ang masama ay dumami, ang pagsalangsang ay dumarami, ngunit makikita ng matuwid ang kanilang pagkahulog. Sawayin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapahingahan. Oo, bibigyan niya ng kaluguran ang iyong kaluluwa. Kung saan walang bisyon, ang bayan ay nagdudusa, ngunit siyang tumutupad ng kautusan, siya ay masaya. Ang tagapaglingkod ay hindi maitatama sa pamamagitan ng mga salita, sapagkat bagaman nauunawaan niya ay hindi siya sasagot. Nakikita mo ba ang isang tao na nagmamadali sa kanyang mga salita? Mas may pag-asa pa ang tanga kaysa sa kanya. Siyang maingat na nagpapalaki sa kanyang tagapaglingkod mula sa pagkabata ay magiging kanyang anak sa kahabaan ng panahon. Ang taong galit ay pumupukaw ng pagkakaalit, ang taong galit na galit ay nananagana sa pagsalangsang. Ang kayabangan ng tao ay magpapababa sa kanya, ngunit ang karangalan ang magtataas sa mapagpakumbabang espiritu. Sino mang nakikisama sa isang magnanakaw ay napupuot sa kanyang sariling kaluluwa. Siya'y nakakarinig ng mura at hindi inilalantad. Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng patibong, ngunit ang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. Marami ang naghahanap ng pabor ng pinuno, ngunit ang kahatulan ng bawat tao ay nagmumula sa Panginoon. Ang taong hindi matuwid ay kasuklam-suklam sa matuwid, at siyang matuwid sa daan ay kasuklam-suklam sa masama.